kaibigan, nandito tayo sa Santa Cruz Elementary School. Bali, magkakandak ng snake awareness. Bali, naka-include din yung iba-ibang klase ng snake. Introduce natin sa kanila at saka yung paano para hindi sila pasukin ng ahas, kung anong dapat nilang gawin, kung anong pag-aayos ang dapat nilang gawin. Tapos, andun din yung kung may makakagat para umabot sa ospital. So, in-include na rin namin yung snake awareness para hindi lang mahuli ng ahas ang makikita ninyo, kundi para ma-share ko din Huwag niyo naman papakain magkakita ngayon yan kasi ang paboritong kainin niya ng mga dagapo, daga. Kaya kakampi natin yan. Ayan. Brown rat snake. Next po. Ayan. Paradise. Ayan o. Yung ahas na lupin ulit. Blind snake. Yan yung ahas na parang burali talaga. Ayan. Kahit dito ka tumira. Sir Kermin. Nice to meet you, sir. Pang-atin dito. Wow, mga kaibigan, mga ma'am, ang cobra bite kadalasan dito sa ankle, kumakagat dito kaya sa part na yan. Bihira dito sa mga toes. Bakit? Kasi kung nakaharap sa iyo yung cobra, yun ang magbibiging bubak, pinahin mo yung toe mo, diba? So kung nagbibiging mo yung cobra, iiwag ka ngayon. May exposure ng ankle mo. Doon sila mamakagat. O kaya, kapalan mo, pagkapag mo umikot, bang na naman. So, sa ankle. At dito, maugat tayo. Para dito. Tapos, dahil wala kang bandits, wala ka nito, uubarin mo yung damit mo. Tapos, pag-ubad mo, tali agad dito. Pwede rin dito, pero mas maganda dito, pababa. Pababa. Yan. Huwag mo lang hugasan, kasi gilos ka rin. Yan. Siyempre, damit lang yan, hindi naman yan bandage. Kung konti maabot. Ayan. Mahigpit ba ang tali? Hindi po. Compress lang. Compress. Bakit compress? Para yung blood flow, unti-unti lang ang movement. Paano magiging unti-unti ang movement? Depende sa galaw mo. May nervous ka lang ha, gagalaw ka pa, hindi lang mabilis. So, itong isang paa mo, then, yan. Dapat nga yan, may strain eh. Dahil nasa Google, may strain. Pero kung kukuha ka pa, movement na naman. So, itali mo. Bakit pa dito itatali? Kasi para hindi ka nga makagalaw. Yan. So, pag ganyan na, Sweet.
Habang nasa biyahe ka, kailangan, medyo, ano ka, kinakausap ka rin. Ano, iba, ganoon yun eh. Kaya na lang kung okay ka lang. Kaya na lang agad ka ng cobra okay. Diba? Bagamat yan ay talagang tama, ang di natin kaaway o kalaban, pero dobling ingat, alam natin ang mga precautionary measures kapag naandyan na sa sitwasyon yan. Okay, so, salamat po sa pagpunta sa amin, sa paaralan. So, itutuloy na natin ang ating inset. So, thank you po. Mamayra, so simulan na po natin. Sa grade 3. Nahirapan daw si Cobra King eh. Mabibigyan po kaya kami ng assurance na safe barrier na lang po. Barrier po. Tapos kailangan nun eh mayroong tao na sasabi sa mga sasabi ko ngayon. Okay po. So kami po ay magpapapasok bukas. Tapos magpaposte po kami ng tao doon sa bawat areas na identified. Alam po niyo po yung mga areas na identified doon na dapat ibantayin. Ayon po sa may kuna po natin puntahan, grade 1 po. Marami po ang ah, okay po.
Tapos, yung pinakamagandang na yun kasi pagka naman maingay, hindi naman nalabas yung mga yun. Okay. Kaya maraming estudyante, di ba? Sabihin, yung vibrations ng mga tao, kapit siya rin. Ay, kasi ako sa mga... Sakalang lumalabas yan, pag quiet na, pagkayari ka. Doon sa nakuha namin, alarming kasi din, stick yung nakuha namin. Okay. So, yung suggestion ko is, ipa-release sa akin, kunin lahat ng dumi. Bago magpapasok ng bata? Doon sa area na yun. Oh, hindi mo naman siya gamit abandoned ka ng pero kailangan may poste doon. Okay. So, for tomorrow, pwede na po kami magpapasok, provided na may magpapantay doon sa lugar habang inaalwas at ililinis. Siguro kailangan kahit mga dalawang tao galing sa amin ng kung sakaling may tulo ko ba sa mga tulo. Okay, tatawag po kami sa inyo. Okay. Thank you so much po. Maraming po salamat. Maraming salamat po. Sir, patawag na lang po ako. Okay naman yung group namin. Nakatakbo po sa mga lahat. Pati yung ano, yung training ko sa NDR at yung Marcos Mayor.